Ang goal ko, actually, before mag-reach ng 2025, ay magkaroon kami ng 100 nanay na matutulungan. Ako po si Michelle Nietes, may 2 anak. Nag-start po akong magtrabaho dito sa Damsel noong last year, 2017. Bumupunta po kami dito sa opisina, kumukuha po ng materyales. Tapos po, kinukuha din po namin yung design na aming gagawin. Tapos po, by next week, babalik sila para kumuha ng mga yari dito. My name is Miss Dada Arquillo. I founded Gowns for Rent Manila by Damsel. Damsel is a rental solutions provider in the Philippines. Nag-start kami sa Damsel year 2008, pero nagtinda pa kami ng mga RTWs doon. And among the RTWs that we sold our gowns. So, around 2014, tapos 2015, nakakita kami ng opportunity sa pagpaparent ng gowns. Through buying imported muna ng mga gowns from abroad from different countries. So, noong nagkaroon kami ng more demand, doon namin naisip na kailangan talaga namin magpagawa dito sa Philippines para meron kaming locally made ng mga products and designs. Ako si Lara, nakatira dito sa bagong barrio sa PANDI, Bulacan. Nanay ng tatlo na po yung anak ko. Ang trabaho ko po is nagka-cut and sew. Dito sa amin sa PANDI, lahat man ay may tahian. May panahon po na bilang mga manggagawa kami dito, may panahon na yung aming mga amo walang gawa. Minsang 3 days lang may gawa kami, after nun wala na. So kapos yung kita namin sa weekly, which is yun yung pagkakaiba kay Damsel. Na siya sa weekly, lagi siyang maraming bigay na trabaho sa amin na rolling every week. Minsan sobra pa yung bigay niyang items na gagawain namin. So continuous yung kita. Una, hindi kami pinapansin ng mga tao na kinakatok namin dahil yung mga kinakatok namin, mga establishments, puro mga supplier din ng mga gowns. So gusto nila, sa kanila kumuha ng gowns ang Damsel, ayaw nilang dumiretso kami sa mga sewers kasi sila daw nangangailangan ng sewers. Pero nakita namin kasi yung kakulangan ng sewers. Tapos nakita rin namin yung kakulangan ng training. Nakita rin namin kung paano kumita or hindi kumikita yung mga sewers through mga mass production. Nung nag-start po kami sa Damsel, guminhawa po ang aming buhay kasi po hindi po ako nawawala ng gawa ng mga tinatahe. Tulad po nung nakaraang taon, nagpabinyag po ako doon sa baby ko. Ayun po, hindi po kami nakapangutang kasi dire-diretso po kita, nakakapag-save po kami ng pera. Hindi po kagaya dati, medyo nagigipit. Tapos po, nung nagpasok po ako dito, natuto na rin po ako nung mga mahihirap na tahe. Ginawa namin, tinaasan namin yung kanilang mga rates. Tapos, pero may katumbas yun ng training, additional training, tsaka more quality control and quality assurance na management. So, tinuruan namin sila paano pataasin yung quality ng kanilang mga gawa. Nang ganun, maging reasonable yung pagtataas din namin ng mga rates sa kanila. Gusto ko pong magkaroon pa ng maraming nanay na katulad ko na mabigyan din ng ginhawa ng Damsel. Kasi na-experience ko na tuwal ng Damsel.
sa patuloy na bigay niya ng trabaho sa amin na gawain. Mas nakakaginhawa kasi patuloy yung kita mo. Sobra pag-passion mo, parang bawat umaga, kahit pagod na pagod ka, hindi mo naisip na pagod ka kasi naisip mo maraming nagdidepend sa'yo. Maraming pamilya, maraming mga anak ang nagdidepende sa'yo. So, para sa akin, siguro hanggang malakas ako. Sa awa ng Diyos, sana bigyan kami ng lakas. Kasi kung habang malakas kami, habang okay yung business, marami kami natutulungan. Napaka-importante ng ginagawa namin kasi alam namin na hindi lang kami yung nakikinabang, kundi marami pang mga pamilya.